mga kalegit Davor Cods, Paolo Contis muli na namang binabanatan sa social media dahil sa isang banat na kung saan ay talaga namang nagsalita na ang kanyang isa sa pinaka worst enemy na matatawag ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna magpasalamat of course sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Davor Cods sa lagi nag-aabang at umaantabay sa lahat ng ating mga videos. And to give you a recap, ay nai-post po natin kanina na itong si Bossing ay nagbabalak pong magbakasyon, no? Dahil siya po ay magbabakasyon dahil nalalapit na nga po yung panganganak ng kanyang wife na si Miss Pauline Luna for their second baby. Pero hindi pa natin alam kung baka mag-taping siya early para at least hindi siya mawala sa circulation. Pero kung napansin niyo, 'di ba, parang nauna nang nagbakasyon itong si Master Henyo Joey De Leon, and then susunod po niyan si Bossing Vic para po talagang ma-accompany niya yung kanyang wife na manganganak na, kasi po siya po ay manganganak ng cesarean. So medyo kailangan niya talaga ng gabay ng kanyang husband. And of course, syempre, although may mga yaya naman sila, 'di ba? And at the same time, eto na nga, no, dahil yung mga advertisers po ng tape ay meron pong na-discover dun sa noontime show. So para po mapanood nyo po yan sa ating channel sa Pinoy Celebrity Updates, in-update ko po kayo patungkol dyan. At I hope na talagang titigil na, kasi parang namimihasa na itong mga pro-tape vloggers na ito para maglabas ng mga ikakapangit, no, ng imahe ng branded Eat Bulaga. Una, nilalabas nila sa public na parang sinasabi nila na konti lang daw ang advertisers at umaalis daw yung mga advertisers ng Eat Bulaga. Lumilipat daw sa kanila. Saan kaya nanggaling yung balitang yun, ano? Parang napaka-imposible talang. That's really the most impossible things to happen. Kasi alam naman ng advertisers kung gaano kalakas, no, ang ito pong branded Eat Bulaga. Pero ito na nga isa sa mga nakakalokang balita, dahil itong si Paolo Contis na isa sa pinaka kinaiinisan na mga host dito po sa Tahanang Pinasara ay pinasaya pala. Eh ngayon po inahaharap na naman po sa mga intriga, dahil akala natin na nahimik na to, eh. Akala natin okay na lahat. Akala natin is nakalagpas na siya sa mga sirkumstansya ng buhay niya. Pero ito na nga, nagsabi po siya, nagsalita siya sa isang quote card na nagsisirculate ngayon online. At ito po yung sinabi niya, no, na parang meron siyang pinapatungkulan. Sabi niya ganon, sabi niya, after po lumabas ang interview ni LJ, katakot-takot na pang-alipusta at pambabatikos ang natanggap ko. I can say I don't deserve it. Kaya tinanggap ko lang ito. I understand all your frustration. Gusto ko sana manahimik, kaya lang marami ng mga nadadamay na. So, sa kalagitnaan nga ng isyong ito, kasi parang nag-close book kasi silang dalawa ng kanyang ex-partner na itong si Miss LJ, na ngayon ay masaya na, tahimik na yung kanyang buhay with his husband. Eh ngayon, nauungkat na naman po ito dahil tila baga parang ito ata si Paolo, parang most hated na talaga siya, no, sa showbiz, at red flag talaga siya. At dahil dito nagsalita nga at naglabas din ng quote card itong si Miss LJ. Kasi nga nauuso talaga yung parang pinakasalan mo pero hindi mo naman sineryoso, ba? Diba? Pinakasalan mo, inanakan mo, pero hindi mo naman sinusuportahan yung anak mo. Tulad nung mga last news na parang yung isang anak ni LJ kay Paolo Abilino, eh nagpadala po ito ng regalo para sa kanyang anak, pero kay Summer, wala siyang pinadala. Sabi ni LJ Reyes, official Reyes, may check po yan na blue check. Kaya may inaalis si God na mga taong mali sa buhay natin, kasi may mga dadating na tamang tao na magmamahal sa atin ng totoo. Yun. So, ito po ay pinost niya last January 13, 2024 na may 185,000 views, 10:26 PM. So, nauuso talaga tong quote card na to, ha, sa Facebook. Talaga nagkakalat to ngayon doon. And ito po ay patama, of course, dito po kay Paolo Contis, na ngayon ay binabash. Kung makikita nyo po sa comment section, grabe po yung pambabash na nangyayari ngayon dito kay Paolo, dahil talagang, kumbaga parang
kine-question yung pagiging tatay at asawa nitong si Mr. Paulo Contis, dahil sa ngayon nga, dahil sabi nila parang lumalamya or parang gumaganda according dun sa manager niya, is nagkakaroon na po ng magagandang income si Paulo dahil po dun sa kanyang regular noontime program na kinabibilangan. Na ngayon, isa pa rin siya doon sa mga parang kinaiinisan, diba? At the same time, yun nga, parang na-judge, no? Yung pagiging father figure niya na lang dun sa kanyang anak, na wala po siyang supportang ibinibigay. Kaya medyo trending na naman siya at pinag-uusapan at binabash na naman ng todo. Kaya to si Paulo hindi na nagbabasa ng social media to eh. So dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komento, no, ninyo patungkol sa update. Unahin po natin ang komento mula kay Miss Victoria Alfonso. Yung mga employee na naiwan at sinisi yung TBJ, bakit yun sakaling nagkabaligtad ang sitwasyon at ang TBJ ang bumagsak? Ano masasabi nyo? Tama. Diba? Tama po to. Real talk po itong sinasabi ng isa sa mga commentator natin na totoo nga naman, kung TBJ, meron ba silang sasabihin? Meron ba silang ikukuda? Meron ba silang ikukomento patungkol dyan? Nanalo ang TBJ dahil ipinaglaban nila yun, alam nilang sa kanila. Diba? Pero hindi po yun dahil gusto nila na mawala ng trabaho yung 200 empleyado. At gusto lang din maunawaan ng lahat na pinili po ng 200 employee na naiwan sa kanila. Sabi 200 employee daw, pero sabi wala naman daw pong 200 employee yun. Pinapalaki lang talaga nila, no? So choice po nila yun. Sabi naman po ni Binsanity, correction po Ma'am Darren, hindi po Ma'am Jenny Pere ang creator admin ng YouTube channel ng Itbulaga. The social media head of Itbulaga is Teris Diaz, the original owner or creator of the said YouTube channel. Thank you po, Lover Cuds Binsanity, sa inyo pong corrections. I love that corrections. And kung totoo man na talagang ito pong YouTube channel kasi ngayon, dahil gumawa na sila ng panibago nilang channel, hindi pa rin po siya hindi pa rin umaabot ng 1,000 man lang yung kanilang subscriber. Pero kung gagawa nila ng hocus pocus yan, pwede silang bumili ng subscribers. Tapos pwede po nilang ipaboost yung kanilang channel at magiging pag nabasa na po ng algorithm yan, tuloy-tuloy na yan. So, ganun yung pwede nila or possible na gawin. Yun ay kung alam nila yun, ba? Diba? Kasi hanggang sa ngayon, parang ilan pa lang ang mga 20 lang nanonood sa YouTube channel, ganun. Kasi parang naka-freeze ngayon yung YouTube channel din nila magamit. Kasi nga title niya, Itbulaga. Sabi ni Mr. Paulo Lim, kung ako yung tape, mas bibigyan ko ng prioridad dapat ang contract renewal with GMA kesa sa apela ng malabong mapapanalunan. Mawawalan lang ng pera dito at baka aalis na ang ibang sponsor. Kung ako ang GMA, paano ako maiinganyong i-renew ang programa ng tape kung dumudugo sila ng pera at mababang ratings nila? Kung tayo nga ang GMA, di ba? Kung tayo ang GMA, hindi na talaga natin i-renew yan dahil alam naman natin walang future eh. Diba? Alam naman natin talaga na ang totoong nagna-number one ay ang branded Itbulaga. Kitang-kita naman yung mga support, diba? Yung mga supporters ng Itbulaga. Alam natin ang totoo. Ang pinakamaganda lang nilang ginawa is nagbago na sila ng title. Kaso nga lang, itong mga defenders po nila, hindi pa rin tumitigil para po i-bash at gumawa ng kung ano-anong kwento patungkol sa TBJ. Kaya po yung mga TBJ defenders, hindi rin tumitigil para i-repute yung mga sinasabi nila. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!